Shira's POV. Abala ako nagdududot ng cellphone ko habang naghahanap ng available space for rent sa social media. Baka may kakilala kong alam na malaki ang space, pero mura lang kaya ang mga mata ko sa cellphone nakatutok habang may kachat ako nang biglang may nag-pop up na mensahe sa akin. Hi! Kulang na nga lang ay umusok na ang ilong ko na mabasa ko ang pangalan ni Kian. Napanganga na lamang ako ng sunod-sunod na messages itong dumating sa akin. Accept my request, Tigress. I know you're online. Don't block me. I know you. You already blocked my number. How are you? Did you already eat? What do you want for breakfast for tomorrow? Nagsalubong ang mga kilay ko sa mga mensahe na ipinadala ni Kia sa akin. Kano pa kabilis mag-type ang daliri niya at wala pang segundo ang pagitan ng mga ito. Agad na binlock ko ang account niya kahit na sinabi niya na huwag ko siyang ibablock. Hanggang sa social media, balaman, iguguluhin niya ako. My goodness, daig pa ng lalaking ito ang stalker. Tapos ng mga mensahe niya, akala mo naman, teenager. Ano naman ang pake niya kung kumain na ako? Saka, sana lang huwag niya na akong padalhan pa ng almusal. Kapag pagkain kasi, hindi ko to matatanggihan. Sa mahal ng bilihin, wala akong oras na masayang ng pagkain. Masasarap ang pinadala ni Kian, pero hindi na siya nag-abala. Hindi naman kami close. Isinara ko na rin ang social media ko dahil nawalan na rin ako ng gana. Hanggang doon ba naman? Kasi sumusulpot ang kaboteng manyakis na yon. Napagpasyahan ko na lamang matulog na. Pero kapipikit ko pa lamang naramdaman ko na na para akong tumatama sa maliit na bintana ng kwarto ko. Noong una hindi ko yun pinapansin pero napabangon ako na muling may parang bumato sa bintana ko. Agad na lumapit ako sa may bintana para i-check kung ano ba yon. Pero nanlaki ang mata ko nang matanaw ko sa labas ni Kian na akmang babatuhin na naman ang bintana ko. Kaya naman kaagad ko na yon binuksan. Pinanlakihan ko ito ng mga mata. Kahit na madilim pa ang pwesto ko, napatigil naman sa ere ang kamay nito na nakakahayanang bumato. Ngumiti ito sa akin at kumaway. Ines na tinaas ko ang gitnang daliri ko. Dito at muling sinara ang bintana, bumalik pa ako sa kama at nagtalakbong ng kumot ko. Pero asar ako napabangon nang muli nitong batuhin ang bintana ko. Mabuti na lang kahoy iyon kaya't hindi nabasag. Saka babato niya. Nakabusangot na muli akong bumangon sa kama. Sinuot ko ang tsinelas ko at nilabas ito. What are you doing here, Kian? Ines pero nagpigil ang boses ko para walang makakarinig sa amin. You blocked me. Parang batang sad pa ni Kian. Napahilot ako sa sentido ko matapos kong marinig ang sinabi niya. Yun lang ba ang dahilan kaya kahit gabi na, hindi ka niya pinatawad? Masisiraan ako ng bait sa lalaking to eh. Kung makasugod siya dito sa amin at makabato sa bintana ko, akala mo naman emergency ang dahilan, yun pala dahil lang doon? You deserved it. You keep on bugging me. Nagigigil pang saad ko sa kanya. Umalis ka na, pagtataboy ko. Paano kung may makakita sa kanya? Sigurado laman ako ng chismis bukas. Wala akong pakialam sa chismis pero kung dawit ang pangalan ko sa kanya, abay ibang usapan na yon. Bagkos na sundin ako nito ay sumandal ito sa kotse nito at tumingin sa akin. You're looking for a rental space? How about my offer? I can buy the whole building for you. Saan ni Kian na hindi pinansin ang pagtataboy ko sa kanya. Hihingi ba ako ng tulong mo? Paano mo bibili ng building eh may bago na ngang may-ari? Tapos ikaw pang abogado niya. Pinaglololoko ba ako ng lalaking to? You did not ask my help but I'm willing to help you. And just like you, I was the one who did the negotiation before. Buying it again to the new owner may not be easy but I can just say it. Umismed ako sa kanya. No thanks, I don't need your help. I just want to sleep right now so, shoo. Parang asong pagtataboy ko sa kanya pero naiiling na tumawa lamang ito. Wanna have a midnight snack with me? Kumain ka mag-isa mo. Hindi mo ba alam kung anong oras na? Gabing-gabi na, buwisit ka. Gustong gusto ko siyang bulewan pero pinipigilan ko ang boses ko dahil ayoko makabulabog ng kapitbahay. Bakit pang kulit niya? Kanina ko pa siya pinagtatabuyan pero kung ano-ano pa ang sinasabi niya. Block ko siya dahil gusto ko ng kapayapaan pero nandito siya ngayon at kinukulit ako. Tapos may offer pa siya ng tulong ko no as if naman naniniwala kong walang kapalit yon. Walang libre sa mundo.
Sigurado akong mas hindi niya ito tatantanan kapag pumayag akong tulungan niya kami. Kaya hindi ko kailangan tulong niya at makakahanap din siguro kami ng malilipatan. Kaya midnight snack, ba? Diba? Please, Gian, patugulin mo naman ako. Nanggigigil na sad ko sa kanya habang nalalaki ang mga mata ko dito sa inis. Di ba niya alam nakakaistorbo na talaga siya? Wala na siyang pinipiling oras para ngabalain ako. Wala pa nga akong ginagawa, gusto mo na agad patulugin kita? Nakangising sad ni Gian na hindi pinansin ang irritabling itsura ko. Agad nang hinubad ko ang sapin sa paa na suot ko at ibinato sa pagmumukha niya. Mabilis naman itong nasalo iyon. Tigress, you are getting brutal. Gian, I'm tired. I have no time for a joke. Can you please just spare me tonight? Pakiusap ko sa kanya. Biglang sumeryosong mukha nito. Lumapit to sa akin at inabot ang sinelas na binato ko sa kanya. Tayo ang mababanggit na bakal ang pagitan naming dalawa. Rest now and please next time at least wear a bra before you will go out. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi ni Gian at agad tinakip ang mga braso ko sa dibdib ko. Nakita ko pa dumako ang mata niya doon. Kaya pala kanina pa siya tumitingin sa dibdib ko. Napakamanyakis mo talaga. Pabulong pang singhal ko sa kanya. Kaya pala kanina pa siya tumitingin sa dibdib ko. Ugali ko na magtanggal ng bra bago matulog dahil sa pambubulagbog dito at sa inis ko sa kanya. Nakalimutan kong magsuot ng bra bago lumabas. I already saw that. Bale walang saan nito. But it's bigger compared before. Sa inis ko ay muli ko siyang binato ng isa pang tsinelas na suot ko. At sa pagkakataong to, tinamaan na siya sa noo. Sayang at goma lamang ang tsinelas ko at hindi bakya, kaya hindi to gaanong masakit. Napakabastos talaga niya. Umalis ka na kung ayaw mong i-report kita sa barangay. Kiyan, pagbabanta ko sa kanya bago to tinalikuran. Nakayapak na pumasok na akong muli sa loob ng bahay. Pakiramdam ko araw-araw ko maka-high blood dahil sa lalaking yon. Nawala ko lang tignan ko ang hinaharap ko. Ang gagong yun, di man lang umiwas ang tingin. Talagang pinagpiestahan pa mga mata niyang dibdib ko, ha? Walang hiya. Kailan ba siya babalik ng syudad para hindi ko na siya makita? Sino ba kasi ang bagong may-ari ng building na inuupahan namin? At sa dami ng abogado, yung Kia na yun pa ang pinili. Ang daming abogado sa mundo, bakit ito pa? Isa pa abogado to, pero bakit kailangan ito magtungo palagi sa building namin? Kumukulo talaga ang dugo ko sa manyakis na abogadong yun. Nakahinga ako ng maluwag ng buong araw na hindi ko nakita si Kian kinabukasan. Hindi ito nagparamdam sa akin kahit buong araw na hindi umiinit ang ulo ko. Sana lang talaga magtuloy-tuloy na ito. Baka bumalik na siya sa syudad. Sana nga lang wag na siyang bumalik. Naging maayos na ang takbo ng araw ko. Naunang umuwi si Reggie kinahapunan gaya ng palagi niyang ginagawa dahil susunduin pa niya ang kambal. Mahirap talaga maging single mother kahit saludo ko sa kanya na nagagawa pa rin niyang balanse ng trabaho at pagiging ina niya sa kambal. Nagre-ready na kami ni Mabel para sa closing nang biglang dumating si Mr. Ramirez. His girlfriend is one of our clients. Hi, Shaira. Nakangiting bati pa nito sa akin. Hi, sir. Hindi niyo po kasama si ma'am? Tanong ko sa kanya nang di ko makita ang girlfriend nito. Ngumiti ito. Nope. She's busy but we need to attend a party next week and I want to find something that she can wear. A surprise? Nahihiyang napakamot to sa ulo bago tumango. Napangiti ako dito at iginiya ito sa mga brochure namin para bumili ng gusto niyang design. Pinakita ko rin sa kanya ang mga designs ni Regine maging ang mga available gowns na meron kami. I like this one. Turo nito sa isang mint green dress. Napangiti ako sa napili nitong gown. He really knows what will suit to his girlfriend. Alam namin ang sukat ng girlfriend niya dahil regular customer na namin to, kaya hindi na namin yon problema. Matapos namin mag-usap tungkol sa gown na napili nito ay inihatid pa ako nito sa pintuan ng shop. Nakangiti na kumuway ako dito pero bago ko pa maisara ang shop, napatingin ako sa isang big bike dahil sa malakas na exhaust sound nito. Tawag pansin din dito dahil madalang na naman ang mamahaling big bike dito sa lugar namin. Hindi ko naman nakilala ang driver nito na naka black pants at leather jacket. Baka dayo lang sa lugar. Nang sumunod na araw, maganda pa rin ang mood ko dahil walang nang bubisit sa akin. Nawawala na ang bad vibes na pinagtiisan ko ng ilang araw dahil sa lalaking yon. Hi, Mabel. Araw-araw yata, gumaganda ka. Pambobolo ka dito nang lumapit ako. Kakatapos ko na mag-assist ng customer at nasa fitting room to, kasama na isa pa naming staff para magsukat pa. I'm always beautiful, Shaira.
Ikaw mukhang di kayata mukhang high blood ngayon. Inirapan ko siya dahil sa sinabi niya. Pati yon napapansin niya. Mabilis lang talagang uminit ang ulo ko pero hindi naman ako palaging galit. Nagiging bad mood lang naman ako ng mga nakarang araw dahil may sumisira ng araw ko pero dahil wala na si Kian ngayon, bumabalik na ulit ang sayang nararamdaman ko. Pero nang akala kong di ko na maling makikita si Kian, mali pala ako. Sabay kaming napatingin ni Mabel sa pinto na may bumukas at pumasok ang isang gwapong nilalang. Gwapo talaga ito. Sayang lamang dahil gago ito. Pero hindi gaya ng mga nakarang araw kapag nakikita ko ay agad tong nakangisi na para bang handa akong asarin. Seryosong mukha nito at walang kangiti-ngiti nang pumasok sa biyahe. Hi attorney, naligaw yata kayo. Nakangiting bati ko pa sa kanya. Plastic ng ngiti. Nandyan ba si Regine? Agad ay tanong ni Kian. Hindi man lang to bumalik dati kaya naman napasimangot ako. Hindi man lang ba siya nasilaw sa alindog ko? Dati naman lantara ng pananandi nito sa akin na, pero mukhang natauhan na ito. Tama lang yon dahil mali naman ang mga ginagawa niya na mga nakarang araw. Hindi dapat siya lumalandi sa iba kapag hindi na siya po pwede pa. Baka nakastigo na kaya't biglang naging yelo. May kailangan ba kayo? Nope, but her husband asked me to bring this to her. May pinakita tong puting folder. Her husband? I know that the man that once appeared her introduced himself as Regine's husband, pero pinabulaanan yon ni Regine. Kaya kahit na nakailang beses na itong pumupunta dito at sinasabi na asawa siya ng boss best friend ko, hindi ko na lang pinapansin. Imposible din kasi na may kasal sila kaagad. I know na may nangyari ulit sa kanila at siyang ama ng kambal. Pero gaya nga ng sabi ni Regine, imposibleng kasal na sila. Ano meron? Sabay-sabay napatingin kami kay Regine na bagong dating. Kasal ka na talaga? Nanlalaki ang matang tanong ko sa kanya. Akala ko ba, joke-joke lang yung sinabi ni Yong na sabi mo imposibleng makasal kayo kasi wala ka namang natatandang nagpakasal ka sa kanya. Naguguluhan akong bigla. Regine is married, for real? Paano nang gwapong tatay ng mga anak na? Oo, sakal na ako. Bale walang sagot ni Regine. Hindi ko maiwasan na mapatili dahil sa sinabi niya. Inalog-alog ko ang balikat niya para lang matauhan siya. Baka naman nananaginip lamang siya. Kasal ka na, hindi mo man lamang sinabi sa akin? Who? Pinakasalan mo ba ang bagong may-ari ng building na ito para hindi na tayo paalisin? Regine naman, pumatol ka sa matanda dahil lang doon? Pinag-aagawan ka ng dalawang gwapo tapos sa matanda ka lang pala babagsak? Dapat talaga nagkatotoo na lang nakasal kayo ni Yong. At least siya gwapo. Di ko maiwasang maibulalas. Napansin ko pa ang pagtaliman tingin sa akin ni Kian dahil sa sinabi ko. Totoo naman eh, gwapo si Yong at mas bagay sila ni Regine kesa sa boss nito. Kaya bakit parang nagagalit to? Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Wika sa akin ni Regine bago siya bumaling kay Kian na tahimik lamang. What's that? Binigay ni Kian sa kaibigan ko ang envelope na hawak nito kanina. That is a contract lease. Pwede na kayong lumipat dyan anytime. Naayos ko ng lahat as like what Yong requested. Pagkatapos nga nitong iabot kay Regine ay kaagad na itong nagpaalam na tumalis. Hindi man lang ito sumulyap sa gawi ko. Pakialam ko naman sa kanya. Napatingin ako kay Mabel nang bigla niya akong sikuhin sa tagiliran. May LQ kayo? Sumimangot ako sa sinabi niya. Lovers ba kami? Issue ka? Pagtataray ko pa dito. Hindi ba? Nagtatanong lang, bakit galit ka na kaagad? Nakangisi pang tanong nito. Hindi ko na to sinagot at sumunod na ako kay Regine sa opisina niya. Hindi ako galit. Mas, pabor pa nga sa akin eh, na hindi ako mapapansin ni Kian. Ibig sabihin nagsawa na siya, kahakulit sa akin kaya't nakahinga na ako ng maluwag. Hindi ako makapaniwala nung sinabi sa akin ni Regine na si Yong ang taong tinutukoy ni Kian na asawa niya. Ang gwapo nitong nilalang, pero nagawa nitong pikuti ng kaibigan ko. I mean, hindi ba pikot ang tawag sa lalaking pinakasalan ka kahit lasing ka? Ibig sabihin hindi lang basta abonado si Yong si Kian. Kung magkaibigan din kaming dalawa at sigurado ako na malaki ang naging papel ni Kian upang makasal si Regine at Yong knowing na abogado siya ng huli. Iyon ba ang dahilan kung bakit siya nasa San Antonio? At ngayon pakiramdam ko nagiging maayos na ang lahat kay Yong at Regine. Balik na rin siya sa dati.
Kung ang pakay lamang niya ay ang tulungan ng kaibigan niya, bakit kailangan pati ako ay gagambalain pa niya? Ang hindi ko maintindihan ay bakit pa kami pilit pinaaalis ng building kung asawa naman pala ni Regine ang nakabili ng building. Ginigipit pa niya ang kaibigan ko para humingi ng tulong sa kanya? Kung tama ako, hindi ko maiwasan na mapailing. Walang dudang magkahibigan nga si Yong at Kian dahil pareho silang gago. Kian's POV. Nasa birthday party ako ng pamangkin ko ngayon. Siya ay 5 taong gulang at marami mga bata sa lahat ng dako. Nakaupo lamang ako sa sulok kasama ng mga kaibigan ko na sina JC at Conrad. Masyadong abala si Yong sa paghabol sa mahal niya sa buhay sa San Antonio. Gusto ko rin manatili doon pero 100 beses akong tinawag ng mama ko para umuwi at dumalo sa party na to. Alam ko na mabobored ako sa ganitong klase ng party kaya naman kinaladkad ko itong dalawa. Ang cute ng mga bata pero kapag teenager na sila, magsisimula na silang magpakasakit ng ulo. Sabi ni Conrad habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Baka yon ang nararamdaman ni Tita Ansel sa'yo. Nakangising sad ko sa kanya. Tinaas pa nito ang gitnang dalili sa akin. Gago, hindi ako naging sakit ng ulo. Ni Mama, ako ang pinakamabait niyang anak. Ikaw lang naman ang anak niya eh. Bobo ka? Balik ko pa sa kanya. Watch your words guys, we are surrounded by kids. Paalala pa sa amin ni JC. Minsan hindi ko alam kung paano natin to naging kaibigan eh. Masyadong matino. Daig pa ang tatay namin kung umakto madalas. Tumayo si JC at lumapit sa mga lalaki na nasa isang mahabang na mesa. Mga ama yon ng mga batang bisita. I want to have a lot of kids. Tila nangangarap na saan ni Conrad habang nanonood sa mga batang naglalaro ng trip to Jerusalem. Saka ka na mangarap kapag hindi ka nakakabit. Mapanguyam kong sad sa kanya. Never niya ako naging kabit. Alam mo yan, pang-asar na sad nito. Of course, I know that. Kaming dalawa lamang naman na nakakalam ng totoo. Pinagdaruan ko ang baso ng margaritang hawa ko. Hindi ko mapigilang mapangiti habang nakatingin doon. Bakit kanyan ka makatingin sa margarita mo? Ito naman ngayon ang may mapang-asar ng ngiti sa mga labi. Gumisi ako sa kanya. I really love Shaira. Makahulugang saad ko sa kanya. Naiiling na lang ako sa naging sagot ko. Sabay kaming napatingin sa isang batang babae na biglang umupo sa table namin. Hi little girl, what's your name? Masayang bati ni Conrad dito. I am Vera, and you are? She asked Conrad back. I'm Conrad. Nakangising saad ni Conrad sa batang babae. Nice to meet you. Inilahad nito ang maliit na kamay ni Conrad na tinanggap naman ng batang babae. Mahilig talaga ito sa bata, hindi lang halata. Is he your friend? Tumango si Conrad sa tanong nito. Are you mute? Tanong nito sa akin. No, I am not. Sagot ko dito. Nakita ko pa ang bahagyang pagtikwas ng kamay nito. Hindi ko maiwasan na mapangiti dahil sa pagtataray nito. Bigla akong may naalala sa kanya. What's your name then? I am Kian. Pagpapakilala ko dito at nilahad ko ang kamay ko sa ginawa nito sa kanya. Pero tinignan lamang niya iyon. You look scary. You have a lot of tattoos. Are you a gangster? Narinig ko pang wika ni Conrad sa tabi ko dahil sa naging tanong nito. Ito naman ay matamang nakatingin lamang sa akin. I am a lawyer. You put criminal on jail or you're making them acquitted as long as they can pay you. Diretsahan ng tanong pa nito. I'm already rich enough. They cannot pay me. Sagot ko pa dito. Siguro kung iba nagtatanong sa akin, ma-offend pa ako. Pero dahil sa mataray at inosenteng tingin nito yung binibigay sa akin, alam ko na walang ibig sabihin ang pagtatanong nito. I am rich too. Pagmamalaki nito. Ibinaling pa nito ang mga daliri sa kamay bago pinakita yon sa amin lahat. I have money like this. I have money more than that. Sagot ko dito na ikinasimangot naman ito. Bumaling pa ito kay Conrad. Will you lend me your money so that I can be richer than him? Tinawanan to ni Conrad habang nanlalaki ang mga mata sa akin. Pati bata, pinapatulan mo? Bulong nito na pinagkibit-balikat ko na lamang. Where is your mommy? Maybe she's looking for you na? Tanong ni Conrad dito. Biglang nalungkot ang mukha nito. I was just with Tita Mommy.
and is busy making money. How about your daddy? Tanong ko naman sa kanya kanina. Tumingin to sa akin. Daddy, I don't have one. Hindi ko mapigilang maawa dahil sa sinabi nito. Lumalaki itong walang ama at baka sa mata nito ang pangulila nito. Ang gago naman ng ama nito para iwan o hindi ito kilalanin kung sakali. This kid is beautiful and she's smart too. Buwaba na ito sa bangkong kinaupuan nito pero humarap mo nito sa akin. I will be richer than you. The next time we'll meet again. Maangas na saad nito na ikinangiti ko. Tumingin to sa alak na nasa harapan ko. That's Margarita, right? Tanong nito. Hindi ko alam kung bakit alam nito. Ang tawag doon gayong bata pa lamang ito. Nasa 6 o 7 taon pa lamang ito pero alam na kagad ito ng alak. Margarita doesn't suit you. Saad nito bago tuloy ang tumakbo, papunta sa isang babaeng nasa kumpulan na mga bisita. Napapatingin ako sa Margarita na nasa harapan ko. I don't care if Margarita does not suit me. I will do my best to make it fit for me. Sabi ni Kian sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.